Hello guys, this is ang TV ni Nana. Nandito na naman po tayo para mag-vlog, magbigay ng tips po sa inyo. Ngayong umaga po, meron ako ipapakita muli sa inyo na isang masarap na breakfast. Sa mga nagda-diet dyan, ito po eh, makakatulong sa inyo ng malaki. At ang juice po na ito ay masasabi natin talagang pwede sa gabi kasi ito po eh, pag hindi ka nakakatulog, is proven na din po na kumain ka ng isang pagkain na to sa gabi. Kasi naging experience ko po yan sa gabi kapag hindi ako kasi nung, yung bang ang hirap kong makuha yung aking tulog, eh, saglit lang siya kasi by ilang minuto lang, ayan, pwede mo na siyang kainin. Basta meron ka ding naka-ready na milk sa tabi mo. So, dapat talaga tayo hindi nawawalan ng milk, mga kapatid. So, bago po ito simulan, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, magsubscribe na po kayo. Ayun po. Ito po yung aking mga na i-prepare na mga kailangan natin sa dietary juice na ito. So, sa mga nagde-diet po dyan, importante po sa inyo to. At saka, proven na talagang kayo eh, hindi magugutom until 1 o'clock kasi ano naman po siya eh, for breakfast talaga. So, ito po, magdamag ko na po itong, magdamag ko na po siyang ibinabad. So, isang paraan po niyan, ayang, ang sikreto is ng apple. So, alam nyo po, di ba, na ang apple talaga eh, masustansya. Sabi nga ng doktor, eat one apple a day, eh, hindi ka na makakapag, hindi ka na, kumbaga, hindi ka na makakapunta ng doktor ng madalas. Sabi. Yun. At saka po ito, alam nyo naman po siguro ang paggawa ng oatmeal. Yan po ang isang for diet sa mga talaga. So yan, magpapakulo po tayo ng tubig. Madali lang naman po kasi maggawa ng oatmeal, 'di ba? Madali lang ang oatmeal. So magpapakulo lang po tayo. Alam nyo naman ang oatmeal, talagang number one yan na for diet. Sa mga hindi po nakakatulog, mag-ano lang po kayo dito nito kahit mga ilang spoon. And then, lagyan nyo ng milk, yun. Ano po yan, proven po na mabilis kayong makatulog. So, ayan, hindi po natin lalagyan ng maraming tubig. Kasi, ang oatmeal naman is ready na siya eh. Isang boiled lang ng oatmeal, eh okay na. Ayan, napilis na po siyang mag-boil. Oatmeal, yan, maglalagay tayo ng oatmeal. Konti lang po kasi alam niyo naman. Ihahalo lang po kasi natin siya sa juice. Sa juice. Ihahalo lang po kasi natin siya sa apple. So, yan. Habang tayo po ay nagpi-prepare niyan, dito na po tayo ngayon sa aking dito pala. Dito tayo. Dito. Dahil gagawin ko nga po siyang juice. Nasaan na ba yung aking Ito ang juicer. Masyadong
Ayan, ito po is apple na binabad ito for overnight. Ilagay nyo lang po yan, yung apple dyan sa ano. So ayan, konti lang po ang nilagay ko kasi meron na ako naka-ref na ano, na oatmeal talaga. So ilagay nyo lang po yung oatmeal dito sa... ano natin, juicer. Kailangan po kasi ano siya yung bang du sabi sa ano durug. Tingnan lang natin. So, ayan. Eto na po yung ating juice na ginawa. Yan, kailangan po talaga yung ano siya medyo matagal-tagal gawa nang para maano siya mabuti yung ano yung tawag nito. Para madurog, kumbaga ma-blend siya ng maayos yung ano, ma-blend ng maayos yung oatmeal at saka yung apple. So, ayan na po siya. Ito na po ang dietary juice na sinasabi ko. Ano lang siya, oatmeal at saka apple. So, ang bibili nyo pong apple, yung mabango. Kasi tinan nyo po ha, once na ininom ko to, nandun yung ano, yung bango nung apple. Ang sarap niya. Talagang maano mo yung mapifeel mo, sa amoy pa lang talagang ano na, sa amoy pa lang busog ka na. Ang sarap po talaga. Try nyo po ito. Meron pa ako na medyo nakakagat-kagat na apple, pero masarap din pala pag yung meron siyang nakakagat-kagat na apple, since kasi po ito ay minsan everyday pag nandito sila madam, ito po ang nagiging juice nila sa umaga. Hindi nyo po aalisin yung balat ha. Take note po pala. Itong apple po na ito, di pag ganito na po siya, di ba? Hugasan nyo lang po ng mabuti dahil nga syempre meron pa siyang mga ano, meron pang kung saan-saan din ito na kung saan-saan din ito na ilalapag. So, hugasan nyo po kasi minsan yung mga apple, bakit ang apple ay may ano, merong mga yung makintab. Kasi minsan meron po silang inilalagay. So, hugasan nyo lang po na mabuti yung apple. And then, anuhin nyo siya. Huwag nyo siyang babalatan na. And then, hatiin nyo. Ang half po, pwede na para sa isang baso. Ang half ng apple is, eto na po siya, sa isang basong oatmeal.
Ayan, ito po talaga yung dietary na juice na sinasabi ko. So ganun po, sa isa, sa half lang is 2 tablespoon ng oatmeal naman. Para ano siya? Para hindi siya kasi nung kumbaga kasi masasayang yung oatmeal kung talagang gagawin mo lang siya for juice, pero pwede naman nating kainin, di ba? Yun, wag mo lang po siyang babalatan ha. Kasi alam niyo kung bakit hindi binabalatan ng apple pagdating sa mga juices. Kasi po, syempre iaano mo siya, yung vitamins na makukuha din natin sa balat. So, kailangan po talaga natin siyang hugasan ng maigi. So, syempre, kasi ayun, tinan niyo po ang apple minsan, di ba? Bakit sila very, very, ano bang, shiny? So, kasi meron pong inilalagay dyan. So, kung maaari nga yung ano, i-scrubin natin siya, mawala lang yung, ano, yung, hindi naman yung scrub na scrub, mga kapatid, ha? Hindi naman po. Kumbaga, linisin nyo lang siya mabuti kasi syempre meron dito na ano, na dumi-dumi din, lalo sa panahon ngayon, kailangan natin maging malinis sa katawan, especially sa ating mga kinakain sa prutas. Kailangan po nating malinis yan. So, ayun po, ang tamang paggawa lang noon. Kaya bakit po sa isang vlog ko, bumili ako ng apple talaga na masarap. Ito pong aking inilagay. Ito po, ano lang kasi, hindi naman siya special na apple kasi nga, ako lang naman ang kakain. Ako lang naman ang iinom na yung juice. Pero pagdating po kila madam, talagang yung mahal na, ano, na apple ang aking mga binibili-pinipili. So, atin po kasi okay lang kahit magkano, kahit $50 nga lang. Ang bili ko po nito is $45. O imagine, mahal na rin po yun, $45, diba? So, gagawin nga nating juice. Ayan po siya, o. Kung makikita nyo po sa juice na yan, nagbabago na yung kulay niya. Bakit po siya kulay parang beige kung tatawagin yung kulay niya? Kasi nga po gawa nung ano, nung balat nung apple. So ayun, pag once na ginrind na natin siya sa ating blender, ayun, ito na po siya magsasa. Pero for sure, magugustuhan po ito ng mga nagda-diet, mga kapatid. Talagang ito po ay number one na mga na drink para sa mga nagda-diet, mga chabibi dyan, try nyo po ito. Oatmeal with apple. Ano po, proven po. Pag ito ininom nyo ng umaga, 12 or 1 o'clock, hindi pa po kayo gutom. Kasi nga, syempre, oatmeal po yun. Tapos, ano pa, meron pa tayong prutas na inilagay. So, diba, ang sinabi nga, ang apple eh. Pag ikaw kumain dito araw-araw, 'di ba? Hindi ka na magpapadoktor. O kumbaga, magpapadoktor ka man, pero hindi ganun ka ano, hindi ganun ka dalas. Kumbaga, meron na tayong mga alternatives ng mga prutas na pwede nating kainin, 'di ba? Para healthy rin ang ating katawan. Syempre naman, kaya ginawa ng Panginoon ang mga gatas na ito, ay mga prutas na ito kasi meron siyang ano, protina na makukuha sa ating katawan. So hanggang dito na lang po. This is ang TV ni Nana. Salamat po sa Diyos.